Hello everyone, my name is Joanna April, and to those of you who have come across to this video, please subscribe to my channel and don't forget to click the notify bell button. So, ang topic natin ngayon ay all about kung yung Philippine Airlines ba ay nag-a-accept ng below 5.3 dun sa requirement na binibigay nila. Bago muna natin simulan yung topic about sa height requirements, didiscuss ko muna sa inyo yung regarding sa PALExpress at saka Philippine Airlines. Magkaibang airline company po sila, although sister company sila. Ang PALExpress, sila yung domestic airline ng Philippine Airlines. So, although meron silang lipad na international flights, pero more on domestic flights sila. Tapos nun, yung main Philippine Airlines, more on international flights sila, and may konting flights patungong domestic. Yon. Dati kasi, ang PALExpress, ang tawag sa kanila ay Air Philippines Express. Yung kanilang uniform ay color orange, gaya ng Cebu Pacific before. Parang pareha silang orange yung uniform. And ano, naka-brown shorts. Ganun yung color ng kanilang uniform. And then, yung Philippine Airlines naman, parang katulad din ng uniform ngayon, pero iba lang yung kulay. Color beige yung color. Tapos nun, ngayon, nung 2015, naging parehas na yung ano, yung PALExpress at saka yung Philippine Airlines sa uniform. Naging navy blue na yung color ng uniform nila, and ano, naging PALExpress na yung tawag sa Air Philippines Express. So, going back dun sa topic about sa height requirements, meron kasi tayong napanood sa YouTube na dalawang flight attendant who posted they got accepted because of their height na below 5'3". So, yung isa is parang ang minention niya is her height is 158 centimeter, that is 5'2". Kasi ang 160 centimeter is 5'3". And then the other one naman na FA, she posted na her height is 5'1". So, I think 154 to 156 yung height ng 5'1". So, kung babalikan natin yung pinag-usapan natin kanina, yung PALExpress at Philippine Airlines ay magkaiba. Yung nag-mention na 158 centimeter yung kanyang height, she's a previous flight attendant at PALExpress. Then, right now, I think she's a flight attendant in Middle East International Airline. While yung ano naman, nag-post na 5'1 yung height niya, and ayun, I think she's working in PALExpress kasi based sa nakausap kong cabin crew who is flying for 20 years since 1999, she is also a cabin crew trainer in main PAL. Sabi niya sa akin, they do not allow female applicants na below 5'3". So, if ever na makapasa sa screening interview, like after ng screening interview, meron kasing BMI check. What is BMI para sa mga hindi nakakaalam? BMI is Body Mass Index. Body Mass Index, yun yung iche-check ang height at ang weight. So, mahigpit yung main PAL pagdating sa pag-check ng height and weight. Kaya po may height requirement sa mga iba-ibang airlines tulad ng Philippine Airlines, PALExpress,
Cebu Pacific at ng AirAsia kasi they strictly follow their rules. Although sa PALExpress, medyo mababait kasi yung mga management doon kaya I think they give consideration or exemption pag nakitaan ng potential yung ini-interview. Pero it really depends pa rin. It depends pa rin sa airline recruiter kung ia-accept nila. Pero very, very strict po talaga sa main PAL or Philippine Airlines. Wala silang pinalagpas na below 5'3". Wala rin silang pinalagpas na below 5'6 sa mga lalaki. So, yung ano kasi, yung height requirements ng main PAL, dati kasi, several years ago pa to, I think they accept 5'2". Pero iba na kasi yung height requirements ng mga babae ngayon. 5'3 na yung minimum height requirement sa main PAL at saka sa PALX. So, if you're applying, you're gonna apply in the future after ng lockdown sa main PAL, medyo mahigpit po yung requirements nila doon. Tsaka, wala silang pinapalagpas talaga na below 5'3 sa babae at below 5'6 sa lalaki. While naman sa PALExpress, it really depends kasi yun nga, meron kasi nag-post na 5'1 yung height niya, 5'2 height niya, pero it doesn't mean na it's gonna happen to short applicants, I mean short in height na applicants. We don't want to give false hope sa mga applicants who are below 5'3 in height sa mga babae. So, ganun po talaga yung totoong standard height sa Philippine Airlines and PALExpress. Pero sa PALExpress, depende pa kung they will consider or magkakaroon ng chance yung mga applicants who are below 5'3 pero strictly 5'3 ang minimum height requirement sa mga babae. Sobrang bibihira makapasok yung below 5'3 sa PALExpress. I think it's like 1% out of 99%. As in, bibihira talaga. So, swertihan lang yan, pero it really depends. It really depends talaga. Mahigpit yung airline company pagdating sa height. And it will be useless kung hindi naman susundan yung minimum height requirement. So, bakit pa naglagay ng minimum height requirement kung hindi susundan? Right? So, yung mga nagsasabi naman din na meron silang kakilalang flight attendant na 5'2 in height or 5'1 in height sa Middle East airline tulad ng Qatar or Saudia. Dati kasi nung may hiring pa sa IPAMS na Qatar at Saudia bago mawala pa yung hiring nung 2019 tsaka this year, wala talagang height requirement sa Qatar before. Kasi you just need to reach 212 centimeter. Ganun din sa Saudia Airlines. Kahit na 5 feet or 5'1", 5'2 ka, iba kasi yung airline standards dun sa kanila compared. We cannot compare them to PAL, PALX, AirAsia, Cebu Pacific. Magkakaiba yung standard ng bawat airlines. Kasi sa PAL, PALX, AirAsia, Cebu Pacific, they have certain height requirements na kailangan natin sundan. While sa, dati kasi, nung bago mag-stop hiring Filipino sa Pilipinas, talagang wala pang height requirements dati nung may open day hiring pa sa Manila, sa Davao, sa Cebu, sa Clark, Pampanga.
puro arm reach lang yung ginagawa dati during open days. At kung may BMI check is to see kung proportion ba yung height and weight. Pero hindi talaga requirement dati yung height sa Qatar at Saudiya. So, in-explain ko lang na magkakaiba kasi yung requirement ng bawat airlines. We cannot compare. So, ayun. I hope na hindi nakaka-discourage tong video sa inyo. I hope na meron kayong madulot na aral, may matutunan kayo kahit na parang negative pakinggan. In-explain ko lang naman na hindi talaga allowed ang 5-1 sa Philippine Airlines para sa mga nagtatanong bakit may nakapasok na ganito, na ganyan. It really depends pa rin talaga sa airline. Lalo na sa main PAL, mahigpit sa main PAL eh. Although sa PALExpress, may times na they give consideration pero it depends pa rin. Ayun. So, anyway, thank you for watching this video. And, ayun.